Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Magandang umaga, Pilipinas at buong daigdig. Okay, narinig ko ang inyong kabalisaan. Dumarating sa inyo, sabi nyo, ang malaking problema sa inyong buhay dahil babaguin na lahat ang mga bagay sa mundo, ibabaw. Sabi ninyo, pati utak nyo, babaguin na ng tao. Totoo yan. Dahil ang tao, binigyan ng Diyos ng karunungan. Kahit na ako, hiniling ko yung karunungan para sa tao. Ganon din si Jesus, hiniling niya yung karunungan para sa tao. Ang problema, yung karunungan na yan na binigyan ng Diyos sa tao, na nanggaling kay Jesus, nasingitan kayo ni Satanas. Marunong nga kayo, hangang-hanga ko sa inyo mga propaganda, mga bagay na inyong nililikha. Lalo sa pharmaceutical, kahit na dyan sa tinatawag na telepon, cellphone, electronic, doon tawagin, talagang sumulong na kayo, matatalino na kayo eh. Hangang-hanga ako sa inyo dahil tumalam na yung pangako ng Diyos na bibigyan niya kayo ng isip ng kaliwanagan, karunungan. Dangan nga lang, tumalam din yung sinabi ni Jesus. Yung ginawa ng Diyos ng panahon ni Jesus, tumalam na yun sa inyo. Yung Matthew 4, mula 1 hanggang 8, basahin nyo lang yan, ha. Hindi ko na ipaliliwanag. Ang ipaliwanag ko lang sa inyo kung paano nasira ang inyong karunungan at hindi nyo ginamit. Wasto. Sige, basahin. Mateo Kapitulo 4, talatang Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 10 po ito. Nang magkagayo inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya tuksuhin ng Diablo. Kasi Diyos din ang nagbigay ng pagsubok sa inyo para tuksuhin kayo ng Diablo. Dahil sa kakulangan ng inyong paniniwala sa Diyos, hindi nyo alam na tinalo kayo ni Diablo. Sige, tuloy. At nang siya makapagayo nung 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Kasi parang mag-magic, ha? Kamo kayo ginagawa niyong formula. Yung pera, instant na lang po. Nagiging magic na yung mga pera. Hindi na kayo kakain ng kanin. Puro tableta na lang, kagayang ginawaan ng mga scientist. Hindi pinakain ng mga astronaut. Tableta lang. Ang balita, walang balita kung napahamak sila o hindi. Hindi na. Eh, lumalabas po. Nagkwento po yung mga astronaut daw na yun na kalukuhan lang daw po yung ginawa nila. Wala rin po nakarating sa buwan. Okay na. Ibig sabihin, pinagsinungalingan po yung mga tao ng habang panahon. O,
Alright. So, itong bagay na naganap noon, nagaganap ngayon, siya pa rin, yan. Ha? Pambubola. Dahil sa tukso ni Satanas sa inyo. Ha? Lahat ng bagay, gawin nyo pagkain. Ha? Wala nang kain-kain ng kanin, tablet-tableta na lang. Para ganun ba? Hanggang ngayon, yun din ang plano ng tao. Ituloy. Dapat po at siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. O, see? Malaking pagkakaiba. Yung encounter ni Satanas at Jesus, yung tinatawag na punyagi o pagpupunyagi. Pagpupunyagi o tinatawag na debate. Nagdebate sila dalawa eh. Puro material ang inaalo ni Satanas. Ano naman ang sagot ni Jesus? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nagagano ba na ngayon? Hindi nyo alam na yung mga gamot gamit ninyo, yung mga kinilikha ninyo sa pharmacist na sinasabi ninyo, lahat ng gamot na binibigay nyo sa tao, walang nakaligtas. Meron din naman, yung slide lang ng karamdaman, pero yung grabe ng karamdaman, wala nang maligtas. Tanda nyo ah. So, yung nagsisisi at kumain ng tinapay ng buhay, alam nyo tinapay na tinutukoy dyan sa Biblia? Tinapay, sabi ni Satanas, material ang tinapay ah. Ang tinapay ni Kristo, ito. 1:6:33. Yan ang salita ng Diyos na siyang magbibigay buhay sa mga tao. Kaya lang, kayong mga matatakaw sa salapi, yan ang sinagat ninyo, material na tinapay. Ostya. Ito po yung tunay na tinapoy. Tinapay. Yan ang tinatawag na Diyos-Diyosan. Yung ostya, drama lang yun ng mga pare. Para kumita silang lalo. Ang tunay na tinapay na sinasabing Diyos-Diyosan ay yung mabibili sa pera. Tamo kayo mga kapsula. Formula na gamot na tinitindan nyo para sa kaligtasan. Yan ang Diyos-Diyosan na tinutukoy ni Pablo. Na yan ang sinagat ninyo at sinagpang ninyo dahil akala nyo mabubuhay kayo. Okay na. Anong pagkakaiba? Yung material na sinakain ninyo kaysa yung material ay pagkain spiritual na sinabi ni Jesus, si Masahin ba? Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. O see, hindi lang ilan tao, buong sanglibutan naka-offer itong pagkain na ito. Tandaan nyo, tulapay na ito. Alright. Tuloy po natin. Sige tuloy. Sa kanya ay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Alright. Yan ang sabi ni Jesus. Ha? Walang naniwala dyan. Lahat na nakikinig sa kanya, walang naniwala. Ang sabi nila, bulaan daw siyang propeta at hindi totoo ang kanyang sinasalita. Matangin mo, tinapay ng buhay siya. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng tinapay ng buhay. Tao magbibigay ng bagong pag-asa sa mga tao, maging material man o spiritual.
dahil nakapangako ang sagana, kasaganaan. Ha? Pagsambahin natin si Jesucristo. Ngayon, may nabalitaan ko na bawal na raw na maghayag sa pangalan ni Jesucristo. Eh, sila po siguro yung mga tunay na kalaban ng Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya. Ngayon, ibabawal na ninyo ang mag-ibang milyo tungkol kay Jesucristo. Samantalang yung pangako niya, yan o, siya ang tinapay ng buhay. Ito po yung dagdag po natin sa 47 hanggang 48. Sige. Ito po yung sabi ng Panginoon. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. O, see? Nag-gets yun na. Tapos ayaw nyo ang ebanghelyo ni Kristo. Magmula nun hanggang ngayon, ayaw po pa silang siya paniwala. Ayaw yan o. Nakaraan ang mahal na araw. Gunita. Paggugunita sa kamatayan ng Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. Hindi ba yon ang sinabi ni Pablo? Doon sa Corinto 11, pag kumain kayo ng tinapay na ito, alam niyo tinapay, katuruan ng sinasabi ni Rayus. Katuruan Kristo. Katuruan Kristo. Yan po ang tunay na tinapay. Katuruan Kristo. Alright, itong katuruan Kristo ito, yan din ang inaral ni Pablo. Tingnan natin. 11. Dito po sa kapitulo 11, talatang 1. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Alright. Maniwala kayo na si Pablo na yan ay siya ang naging tinapay ng buhay din. Kaya tularan din natin siya, kagaya ng pagtulad niya kay Kristo. Dahil tinularan niya si Kristo eh. Kaya nagbibigay siya ng katuruan Kristo. Hindi po nila nalalaman ang hiwaga ni San Pablo. Na ang hiwaga po ni San Pablo, ang Panginoong Hesukristo po ang gumagamit kay San Pablo. Dahil si ang Panginoong Hesukristo po ang protektor ni San Pablo. Yan po ang hiwaga niya. Basahin niyo sa bawat iman yung gawa ng mga apostol. Kung paano sinuway bayan ni Jesus si Pablo. Dahil inutosan niya si Pablo para ipangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil. Alam niyo mga may tinatawag ng mga hintil? Yung mga sinasabi yung mga Islam. Oh. Yung mga tinatawag na Israel. Ang Israel na yan, mananampalatay sila sa Diyos. Dahil ang ganda ni Moses yan eh. Pero sinuway nila sa punos. Kaya umalis ang Diyos sa kanila. Tandaan niyo ah. Iniwanan sila lahat ng Diyos sa bundok ng Sinai dahil sinuway nila, sinira nila ang tipan na Ten Commandments. Iniwanan sila lahat. Saan lumipat? Jerusalem. Pumunta sa Jerusalem kay Jesucristo. Dahil nung sumilang si Kristo, nakalipat na ang Diyos. Tandaan nyo. Kaya yung babaeng kausap niya na Samaritana, anong sabi niya kay Kristo? Sabi nyo, sa bundok na yan, sasamba, sa bundok kami dito, sasamba. Sabi mo, sa Jerusalem na naman. Anong sagot ni Jesus? Doon sa babae. Sumasamba kami sa bundok na ito. Tapos sabi mo, sa Jerusalem na naman. Bakit? Ay talaga lumipad na Diyos sa Jerusalem eh. Dahil taga Jerusalem, si Jesus. Sige, tuloy. Yung po ba sa Juan Kapitulo 4. Oh. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalita ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Hindi. Yung usapan nila yung babae. Ay, sa usapan po nila. Oo. Oh. Suwasamba ang po, mga magulang namin sa bundok na ito. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako sapagkat napasabayan ng kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, ito po si Maria Magdalena, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana?
sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Oh, maliwanag na may pagkabahabahagi ng relihiyon. Ah. All right. Kasi po ang Panginoong Hesukristo, isa pong Hudyo at ang babae, isang Samaritana. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Alright. Kanina tilapay ng buhay, ngayon naman tubig ng buhay. Ano? Dahil magpainom ka sa gutom, magpainom ka sa nauhaw, at magpakain ka sa gutom. Dahil yan ang utos ng Diyos. Pakainin mo na uhaw at painumin mo na uhaw at painumin mo na uhaw, pakainin mo ang gutom. Take note po sa lahat po ng mga tao na nakikinig. Ang sinasaysay po ngayon ng pastor, puro po ito hiwaga at talinghaga ng banal na kasulatan na hindi po naintindihan ng mga mambabasa nitong Biblia. Alright, alam nyo yung gutom? Lahat ng taong may sakit at karamdaman, gutom na. Alam nyo kung saan sila nagugutom? Sa biyaya na taglay ng Diyos na binigay niya kay Jesus. Dahil si Jesus ay taga-langit, sinabi niya, at tayo taga-lupa. At yung biyaya ng langit ay dala-dala niya at yan ay tinapay ng buhay. Pinakain niya sa mga tao, kaya maraming gumaling at marami siyang napapagaling. Yun naman walang karunungan, na uuhaw sila at binibigyan sila ng karunungan. At ano siya, sabi ng babae sa Samaritana, nagsisamba magulang namin sa bundok na ito. Dito po sa Diyos na po tayo. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos. Hindi ko sinabi ng babae. Takila. Ito po. Sinabi sa kanya na babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon. At dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Alright. Ang sabi ni Jesus. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Okay. Ang pinag-usapan na yan, material na tubig at saka spiritual tubig. Dalang material na tubig. Yung tubig sa balon. Spiritual tubig ay tao rin yan. At siya rin yung tinapay ng buhay. Kaya sa nasa kanya lahat ng biyaya, tubig, tinapay, grasya, pagpapala, lahat ay nasa kay Jesus. Si Taloy. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay. Paliwanagan natin yung mauuhaw. Ibig sabihin, lahat ng salat ng karunungan, uhaw. Lahat ng kulang ng kalaman, uhaw. Sa makatwid po bagay, ang tubig ay karunungan. Talaga! Ang tubig ay karunungan. Kaya kayo lahat na mariliyos ng tao, kayo'y uhaw na uhaw sa karunungan. Kaya kulang kayo sa kalaman dahil wala kayong karunungan. Karunungan po yun na galing po sa Diyos. Alright. Dahil ang karunungan magmumula sa langit, dadaan sa tao. Ha? Ang taong yan ay si Jesus. At lahat na tinanggap niya sa Diyos ay binigay niya sa mga tao. Yun na sinabi niya sa John 17. Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang silang lahat ay maging isa gaya naman nating iisa. Alright. Bakit hindi na nagkakaisa? Dahil salat kayo sa karunungan. Wala kayong alam. Nagkakabahabagi ang relihiyon. Hanggang ngayon, gagawa na naman kayo na ibang batas, ibang relihiyon, dahil salat kayo sa karunungan.
Nanyo ah. Dahil po may sinabi po yung Panginoong Hesus na ano, meron daw po kasing pastor na hindi tunay na pastor na binibenta po ba yung mga tupa? Talaga? Pinagkakakitaan lang. Nandiyan lang sa Biblia eh. Talagang sabi ni Pedro, ipangangalakal nila kayo. Yan po, napakalinaw po niyan. Mga pastor, pangalakal nila kayo. Bakit? O gusto niyo, bangitin ko naman, baka magalit kayo. Yun lang, eleksyon. E bibintan niya kayo sa mga politiko. Hindi yan po ang agenda na hindi po nila nalalaman na siya pong nangyayari. Tapos, sabi nila, kung walang abuloy, walang kaligtasan. Napakasakit naman po ng ganyan. O yan, pinagninegosyo nila kayo talaga. Kaya sabi yung alagad ko sa tarlak, kung gusto mo yumaman, sabi niya, drug lord. Mag-praise the Lord. Tapos, drug lord. Ano ba? Gambling lord. Yayaman ka talaga. Tingnan nyo. Ano sabi ni Miranda? Dinayan niya ang wedding. Wala naman tumama. Yung pala ay binigay sa mga sundalo bilang sweldo. Yung sa loto po yun. O sino nagpasweldo ngayon sa mga sundalo? Pera ng tao. So, pangangalakal talaga nila kayo. Maliwanag ha? So, ituloy natin yung aral. Yung sinabi ng Samaritan na nagsisamba mga magulang namin sa bundok na ito. Sabi mo sa Jerusalem, saan talaga? Parang ganun. Sige, masaya. Ito po, dito po tayo natuloy sa natapos kanina sa 14. Ihanapin mo na yun. Nagsisamba ang mga ulam sa bundok na ito. Tapos sabi mo sa Jerusalem na naman. Ito po. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Dahil umalis nga ang Diyos sa bundok ng Sinai eh. Talagang iiwanan sila na dinalabag nila ang utos ng Diyos na 10 utos na ibinigay ni Moses. Pati patakaran ni Moses, nilabag nila lahat kaya nangamatay sila lahat. Kaya iniwanan niya sila. Nandun sa Hebreo. 3:10. Lahat ng mga alagad ni Moses na sumuway sa utos, patay lahat. Ito po. Pati gobyerno. Pati mga nagtrabaho sa gobyerno, patay lahat. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi. Laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit, hindi nila nakakilala ang aking mga daan. O, see? Yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagalit at pinagpapatay sila lahat. Dahil narinig na nila ang tinig ng Diyos, hindi pa nila tinatalima ang tinig. Kamukha sa akin ngayong panahon natin. Nababasa na ninyo sa Biblia ang batas ng Diyos, tinig ng Diyos, nung una pang panahon, hindi nyo pininiwalahan. Yan ang dahilan kung bakit ang tao'y nangangamatay. Tandaan nyo ha, dahil sa kawalan ng pananampalataya, at sino ang umusig kay Kristo? Hindi ba yung mga Israel na naging Hudyo, naging membro ni Jesus, dahil ibinigay ni Moses kay Jesus ang Israel, kaya na si Elias, yung mga Islam na sinasabi, ibinigay kay Jesus para pamalala dyan. Pero sila hindi naniwala kay Jesus. Ah, tandaan nyo, dahil nanatili sila sa salit-saling sabi ng mga tao doon sa Matthew 17. Ito po yung katotohanan ng Panginoong Hesukristo po ay nakipagkita kay Propeta Elias at Propeta Moises. Take note po ninyo itong lahat para po sa lalong-lalo na sa mga hindi naniniwala sa bagong tipan na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw.
at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Alright. Ano po kayo pinag-uusapan nila? Walang nasulat na pinag-usapan na dahil nasulat sa isip ni Jesus. Dahil siya ang kausap nila. Yung nasa isip ni Jesus, hindi nalaman ng sanlibutan hanggang hindi inayak ni Jesus sa harap-harapan. Kaya yung pinagkaloob ng Diyos sa kanya, ay tinanggap niya lahat. Kahit na yung mga banal espiritu na naunang mga paundan ng relisyon kamukha ni Elias, kamukha ni Moses, ibinigay nila si kay Jesus lahat ng mga tao para pangaralan niya sila at sakupin. Dahil hari nga siya ng mga hari at Panginoon siya ng mga Panginoon, pero hindi nila paniwalaan hanggang ngayon. Alright. Ito po yung panahon po kasi nila, yung ama na po ang nagsabi sa 5 po. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaapa ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya pong kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. Alright. Paliwala ka. Hindi dahil ako. Lahat ng mensahe ng Ama, mensahe ng mga banal espiritu na sa langit, ibinigay lahat kay Jesus. Hindi naman po nila pinakinggan hanggang ngayon. Ganun pa rin. Alright. Ngayon, dahil talagang kulang kayo ng paniniwala, dahil hindi sa inyo na ibigay ang makaalam ng hiwagan ng Ebanghelyo, tandaan nyo, hindi sa inyo na ipagkaloob ang hiwagan ng Ebanghelyo, iilan lang. Yun lang ang mga apostol Jesus hanggang kay Pablo at hanggang doon sa niniwala kay Pablo ngayon sa ating panahon. Sino pinagkalooban ng hiwaga ng Ebanghelyo? Noong panahon po kasi nila yung po mga apostol, kaya po nung marinig ng mga alagad, nangasubasob sila at sila lubhang nangatakot. Talaga? Ngayon, sa panahon natin, panahon nila yan ah. Wala pong natatakot sa Diyos. Oh, Gano'ng kahaba ang agwat ngayon, noon at ngayon? 2023 na. Ayan ang layo ng panahon nila at panahon natin. 2,000 taong pong mahigit. Alright. O ngayon, ang tanong, sinong nakakalam ngayon kung saan naroon si Jesus? Sabi niyo, magbabalik si Jesus. Matagal na nakabalik si Jesus, sinabi ko sa inyo. Yung sinasabi niyo, linggong salubong, nabuhay na siya at hindi na bumalik sa langit. Mula noon, dahil ibinigay ng Diyos sa kanya ang pamamahala sa lahat ng tao. Mga hiwaga po yan na sinasaysay po ng pastor. Kaya itong hiwaga na ito, nandito na siya sa daigdigan. Hinahanap niya yung mga taong tumatanggap sa kanya. Okay. Dahil ang taong tumatanggap sa kanya ay papasukan niya, maghayag siya sa kanila. Nandun sa San Juan 14:21. Ito po. San Juan Kapitulo 14, talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking ama. At siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. O yan, ang pagbabalik ni Jesus sa ating kapanahunan. Ayaw po lang umibig sa Panginoon. Paano magpahayag sa kanila? Magre-revelasyon siya. Magsasalita siya. Makikipag-usap siya sa sino man taong umiibig sa kanya. Ayon sa ating kapanahunan, ha? Dahil noong kapanahunan nila, nagreklamo si Judas. Ito po ang sinabi ni Judas. Hindi ang Iskariote ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin magpapakahayag ka at hindi sa sanglibutan? Alright. Nakita nyo doon sa Matthew 28, doon sa yung sa bundok Olibo, doon sila nagkita-kita at nag-usap-usap sila doon sa bundok ng Olibo. Di ba ganun? Kaya nagreklamo si Judas, bakit sa kanila lang naghayag si Jesus pagkamatay niya?
Basahin pa po ba natin yung paghahayag niya? Sige. Mateo Kapitulo 28, talatang 18 hanggang 20 po ito. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Oh, sabi din ninyo, pangalawang pagbabalik ni Jesus. Bumalik siya doon sa kanyang mga alagad. O sa panahon natin, sino ang mga tunay niyang alagad na binalikan niya sa ating panahon? Get you? Yan, nangiwagan ng ebanghelyo na hindi nyo alam dahil bubuyo kayo talaga eh. May mga karunungan po sila at mga kapangyarihan. Alright. Nasaan si Kristo ngayon sa ating kapanahonan? Dahil ang panahon nila, nagreklamo si Judas. Tadeo, ibasahin. Dahil si Judas Tadeo, mahal niya lahat ng mga tao. Gusto niya sa lahat ng tao magpapakahiyag. Ano sabi niya? Si Judas, hindi ang Iskariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahiyag at hindi sa sangdibutan? O, see? Aliwanag ha? Ayaw niya, nasusuluhin niya si Kristo. Gusto niya ay bahagi si Kristo sa lahat ng tao. At ganoon din po kami, ayaw po namin suluhin ang Panginoon. Ibabahagi po namin siya sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa amin lang ba si Kristo? Suluhin namin si Kristo sa amin lang? Hindi po kami sa atin. Ibibigay din namin sila sa inyo eh. Kaya tinuturo na namin ang daan. Na ang daan na yan. Ito na ang sagot ni Jesus. Yan ang daan para mapasahin nyo si Jesus. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin. O, kita nyo, sino man, anyone, any among you, whole world, nationwide, kung sino sa inyo ang umiibig kay Kristo, tuparin ninyo ang utos niya at siya naman ay magpapakilala siya sa inyo. Ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ibigin ang aking ama at kami pasasakan niya at siya gagawin namin aming tahanan. O, maliwanag ha? Mga tinilig kayo. Tataan sa inyo si Kristo. Tataan niya sa inyo ang Diyos. Silang dalawa, tataan sa inyo. Dahil maghahari sila sa inyo at maghahari sila sa buong daigdig. Tandaan niyo ha? At meron po akong isang papatotoo o totoo sa kanila, Pastor. Ano? Mayroon po isang naniniwala sa iyo na sumusunod po sa mga inaaral mo. At ang katotohanan po nito, kinakausap na po siya ng Panginoong Hesukristo tuwing gabi. Nagpapakahayag po ang Panginoon sa kanya. Maganda. Magpatotoo ka rin bilang saksi. Opo, kapatid na Rina Ramos, hiniling ko po at ng pastor na magpatotoo po kayo tungkol po sa mga pag-uusap po ninyo ng Panginoong Hesukristo gabi-gabi. Alright, bilang saksi ng Diyos. Saksihan ninyo ang buong katotohanan. Alright? Para ipakita nyo sa Diyos ang katapatan ninyo. Dahil ang katapatan ni Jesus ay binigyan din niya sa inyo. Ang katapatan nito, sino man. Ha? At iyong sapa po si Ma'am Melinda Garcia, nagpapakita na rin po sa kanya Panginoon. Alright. Talagang yan ang sabi ni Kristo eh. Sino man umiig sa akin, ako'y magpapakahiyag sa kanila. Magpapakita, makipag-usap, harap-harapan. Ang maganda po dito, pinagkalooban pa po sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Alright. Ipagpatuloy niyo yan. Pag-re-research, ha? Sinabi ko sa inyo, kung mayroon kayo hindi maintindihan sa binabasa ninyo, magtanong kayo sa akin. At ano? Facebook ko, magtanong kayo sa sugo. Huwag kayo magtatanong kay Presidente, walang alam yan. Kahit na mga senador, walang alam yan. Eh, sa pare po sila nagtatanong. Kahit na sa pare, walang alam yan. Ha, mga pastor. Tandaan nyo ah. Kahit na sino sa inyong pastor, walang alam nito. Sinasabi ko sa inyo. Okay. So, ang gawin ninyo ay ito. Sinabi ni Santiago, kahit na si Pedro, lumapit kayo sa Diyos. At ang Diyos ay lalapit sa inyo. Tandaan nyo ah. Ang tanong,
Saan naroon ang Diyos? Nakita na ba ninyo ang Diyos? Pinakikilala ko na sa inyo eh. Nasa akin siya. Lumapit na kayo dito. Para bigyan niya kayo ng kalaman at biyaya para gamitin niyo sa inyong pamumuhay. Ganyan. Para yan ay maging passport niyo pagbalik sa langit. Dahil lahat ng pangalan niyo malilista na sa langit. Dahil... Yung po ba'y sinabi ni Apostol San Pablo sa Hebreo 10, talatang 22? Sige. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Talaga, magsilapit kayo sa Diyos na may busilak na puso, ha? Huwag kayong lalapit sa Diyos na magusyuso o kaya mamumusog. Baka sabihin nyo sa kanya, makarumaldumalas dito, kawawa kayo. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. Magsalita kayo, laban dito sa anak ng tao. Huwag lang kayo magsasalita. Laban sa Espiritu, sapagat hindi niya kayo matatawarin. Alam nyo ha, kahit na sa buhay na ito, o sa buhay man darating, hindi mapapatawan ang magsalita. Laban sa Espiritu Santo. Tanda nyo. At ano naman po ba yung mangyayari sa mga taong ayaw ipangaral daw yung mga nagagagawa po ng mga batas yata yan na huwag daw ipangaral yung Panginoon at huhulihin? Eh ayaw nila maghari si Kristo. Gusto nila demonyo. Maliwanag po yan ang sinasabi po ng pastor. Ayan o, demonyo. Naghari na sa kanila dahil mayayaman na sila. Yan ang upar ng demonyo sa kanila. Yun ang unang binugkas, binuksan ko kanina, di ba? Hindi lang natuloy. Sa San Juan, ay sa Matthew 4, 8. Kasi punta na kayo sa 8. Dahil kinagat ninyo yung bingwit, yung pain ni Satanas, yan ang kinagat ninyo. Pasahin na po natin. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanya sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Oche, anong pain ni Satanas? Kayamanan. Pera! Maliwanag ha? O yan, ang kinagat ninyo, kayong gobyerno. At lahat ng mayaman. Religion. Yan ang pain ni Satanas. Kaya kayo lahat ay pupunta sa kaharian ng demonyo pagkamatay ninyo sa impyerno. Tandaan nyo yan. Cross your fingers. Talagang mangyayari yan. Pero lahat ng maniwala kay Kristo, buhay na walang hanggan. Paulit-ulit na lang yan eh. 3:16 sa San Juan. Kung magtiwala kayo kay Satanas, impyerno kayo. Yan pera. Kay Satanas yan! Tandaan nyo ah! Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Alright! Kung gusto niyo mapahamak, sige! Magsalita kayo laban sa kanya. Dahil magsinalita kayo laban sa kanya. Ha? Sa Diyos kayo nakikipaglaban. Dahil yung salita niya na binitawan yan, hindi sa kanya salita. Salita ng Diyos yan, na lumabas sa kanya bibig. Nandun sa Deuteronomio. Tandaan nyo. 18. Basahin nyo yan. Mag-result kayo. Dahil ako'y balabo na mata ko, sabi ko sa inyo. Alam ko yung mga sinas na yan. Hindi ko na alam ang lugar nila. Ano, doon sabi ng Diyos, magtatayo ako daw sa propeta sa gitna ninyo. Na sino man hindi maniwala sa propeta yan, ay matatakwil sa kanya. Sa Deuteronomio 18:18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo. Alright, anday. Ang daming lumitaw ng propeta. Daniel? Sino pa? Jose. Josue. Josue. Sepanyas. Sino Amos. Sino pa? Jeremias? Isaias. Isaias. Ezekiel. Marami pa ang propeta na lumitaw. Hindi lang naluwala. At sinong propeta na lumitaw na hindi nyo kilala? Siya si Jesus na siya sinasabi ron
doon sa Deuteronomio 18. Ito nga po, yung binabasa natin. Ito lang mabasa. Aking palilituin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanila mga kapatid na gaya mo. Akausap po kasi dito si Propeta Moises. Talaga? At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Maliwanag yan ah. Nandun sa Matthew 12:48. Yung lumabas sa bibig ni Jesus ay salita ng Diyos na dyan. Binatunayan niya sa bawang tipan. Matthew 12, magmula sa 48. Sa 50 na, o kaya 51. O sa 48, para mapatunayan nang hindi tumataliwa sa kanilang salita. Ay mahatulan, dahil ang salita niya ay Diyos yan. Yun ang tinatawag na salita na nagkatawang tao. San Juan, Kapitulo 1:14. Yung salita ng Diyos, nagkatawang tao kay Jesus. Ito po, sa nandito po yun sa Juan Kapitulo 12, talatang 48-50. Sige, basahin. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salita ng aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Alright. Maliwanag yun ah. Saan niya hinango yan? Nandun, sa Deuteronomio 18, na siya yung propeta na itinayo ng Diyos noong panahon niya. Panahon ni Jesus. Kailangan niyo po kasi maunawaan ng Biblia. Ngayon, sa panahon naman natin, dahil binigay niya yung biyaya yan sa kanyang mahalagan, yung karapatan niya yan na magsalita, binigay niya sa kanyang mahalagan. Ngayon naman, sa kapanahon natin, kanino binigay? Yan ang tanong ko sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo alam, magtanong kayo sa akin. At sabihin ko sa inyo, totoo, kung kanino binigay ang salitang yan na binigay ng Diyos kay Jesus nung panahon niya, sa panahon natin, ibinigay niya doon sa kabiyak ko na nasa langit na. Ha? Lilia. Banggis. Isa na po siya ang banal na espiritu at bumababa po siya. Nasa langit na siya. Dahil lahat ng sinalita ng Diyos, sinalita ni Jesus, sinalita rin niya. At yan ay buhay na walang hanggan ang inabot niya. Tandaan niyo ah. Isa po ako sa buhay na magpapatotoo na si Santa Lilia ay isa na pong banal na espiritu at isa po siya sa nagtuturo sa akin sa pangangaral at sa panggagamot. Isa po siyang banal na espiritu na ngayon. Ngayon, at ibaba po mula sa langit. Meron na naman pinili si Lilia Banggis, ha? Bata pa kayo, sinabi ko sa inyo. 18 anyos pa lang siya. Yan ang kanyang inaalagaan at ituturo sa kanya yung dapat niyang gawin na ginawa ni Jesus, ginawa niya at gagawin din natin sa ating kakanunan. Tandaan nyo, ha? Dahil yan ang tinatawag na transition of power. Yung biyay ng Diyos, binigay niya kay Jesus. At ang biyay na Jesus, binigay niya sa kanyang mga 12 alagad. At yung 12 alagad, binigay din sa kanilang mga sinasakupan sa buong Pilipinas. Tandaan nyo, kahit na yung biyay ni Pablo, binigay niya yan sa sangkatauhan, sa ating kapanahunan. Dahil ang tunay po naman na ng palataya ng Panginoong Hesukristo, lahat po yan ay binigyan po niya ng mga tanda na dapat niyo pong hanapin sa mga mana ng palataya niya. Yes. Yung mga kapangyarihan at karunungan po, nasa kanila po yan. Yan ay pamamana niya sa mga tao sa kapanahonan natin. Dahil yan sabi ni Pablo, lahat na pinapadumbayan ng Espiritu ni Kristo, si
dahil mga anak sa Diyos. Ano nyo? Dahil si Pablo, bilang numayan din ni Kristo. Ngayon, sino ngayon sa panahon natin ang pinapanubayan ni Kristo? Jesus Kristo, ha? Pagkatapos sabihin nyo, huwag na kayong maghayag sa pangalan ni Jesus Kristo. Di kinalaban nyo, Diyos! Dahil ang gumagamit po sa Panginoong Jesus Kristo ay ang Ama. O sige, sumukan nyo labanan ng Diyos. Ayaw ko mangyari yan, pero gusto nyo labanan nyo. Dahil ang Diyos ay pumapatay at bumubuhay. Tandaan nyo yan, ha? Walang makakatanan. At siya po'y apoy na namumugnaw. Tara! Sabi nyo. Hebreo 12 po yan, 29. Kahit na sa dunalong nyo, nandun na. Ako'y Diyos na pumapatay. Walang makakatanan sa aking kamay. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Ito po, Deuteronomio Kapitulo 12, talatang 29. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. O, so, 32, 39. Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39. Ito naman po, sa mga tao. Ano pa ni Moses? Pangako na niya yan. Ngayon pa, ganun din ang pangako niya kay Jesus Kristo. Ha? Tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatawid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Alright. Sa magunti pa naman, anong sabi ni Jesus? Lahat ng tao na ayaw akong maghari, dalhin niyo sila sa harapan ko at pupugutan niyo sila ng ulo. Ganda ito po, sa Lucas Kapitulo 19, talatang 27. Sige, basahin. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. O, maliwanag ha. Kaya matakot kayo sa mga pagbabanta nyo na puro kasinungalingan, na ayaw nyo maghayag na Ebanghelyo ni Kristo, kasi labanan nyo siya. Eh, kasi po, ang nais lang maghari sa sanlibutan ni si Satanas, ang demonyo. Sige, labanan nyo si Kristo. Pinipigil lang ko na kayo, sumuko na kayo sa kanya, kako sa kanya, sa inyo. Hindi pa kayo susuko. Pinagpapatuloy nyo yung modus operandi nyo. Labanan nyo siya. Huwag kayo maghayag na Ebanghelyo niya. Sige, tuloy-tuloy lang ninyo. Kahit ano pong gawin ninyong paghadlang sa paghahari ng Panginoon, nakatala na po sa banal na kasulatan. Talaga, yan po ay magaganap. Walang makakapigil sa kanyang paghahari. Sabi ko sa inyo, kayo pipigil, naku, maawa kayo sarili nyo. Papatayin niya kayo lahat. Nandun po yun sa aklat ng Tesalonika, ikalawang Tesalonika. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1, talatang 8. Ano po ba? 7 muna. Oh. Sige. At kayo mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang manghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Bakit po ba nagniningas na apoy? Ay talaga mamatay niya lahat ng kaaway niya. Galit na galit. Pati mga kanghel nakasama niya. Galit na sila lahat. Sila pupugot sa ulo ng mga tao na ayaw siyang maghari. Tandaan niyo. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. O, kita na. Sige, sirain niyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan na mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. O, sige, hindi pa kayo natatakot yan. Ewan ko lang kung hindi pa kayo magpugnaw. Wala kayong takot na.
Labanan nyo siya. Subukan ko lang, sino manalo. Tanda nyo ah, nandito lang ako eh. Sinasabi ko na nga sa inyo na magkikasundo na kayo sa Diyos. Hanggang may oras pa, panahon pa. Hanggang may panahon pa. Magbalik na kayo sa kanya. Habang may oras pa, dahil walang sisi sa uli, ay sa una. Puro sa huli ang sisi, tanda nyo. Dahil ang sinasabi po sa banal na kasulatan na huling pakaka, siya po yung kaharap ninyo ngayon. Kaya nga ako yung... Na nagbibigay ng babala. Sayang na sa inyo na magbago na kayo para mabisan kayo na walang kamatayan. Sibasahin mo nga, Corinto 15. 49:50 Unang Korinto. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ano ibig sabihin ng tutulog? Mamamatay. Tandaan nyo ha. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. O si, ayaw nyo magbago. Mahala kayo. Tuloy. Sa isang sandali, sa isang pisak mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Oh, yun din ang taong na born again. Kailangan kayo mag-born again. Patakaran yan, hindi religion na born again. Tandaan nyo, pag sumilang na kayo, espiritu na kayo, hindi na kayo pangkaraniwang tao. At malaman niyo na ang hiwaga. Dito ko po natuklasan na sinasabi po nila kapag nabautismo na po sa tubig, born again na daw po. Okay, buang kayo. Huwag kayo maging buang. Ha? Inalis na yung bautismo sa tubig nung papanahon ni Jesus. Sabi ni Juan, uurong na ako. Kailangan siya sumikat na. Bakit pinasusulong pa ninyo bautismo na tubig? Tingnan yung bautismo na tubig. Nagbago ba kayo? Yeah, tingnan nyo muna hindi. Lawakan nyo. Tingin ninyo ha. Lahat ba na bautismo na tubig na yan? Nagbago ba talaga? O yan ha. Minumulat ko kayo. Ito po yun. Yung pagbaba po ng Juan Evangelista. Pagalang-galang Juan Evangelista. Dito po sa Juan Kapitulo 3, talatang 30. Ito po yung pagbaba niya. Na binigyan niya po ng niya na nadaan. Yung pagbautismo sa Espiritu Santo at apoy ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ito po sa Juan Kapitulo 3, talatang 30. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Oh, yan, umurong na siya para dumakila na yung binyag ni Jesus. Ano yung binyag ni Jesus? Sa Espiritu Santo at apoy. Yun, ano ang apoy? Galit, sermon, kamo kayo, ginagawa ko sa inyo ngayon. Sermon! Yan ang babautismo sa inyo. Kung tanggapin nyo, sermon! Dahil ang sabi ni Jesus, lahat kong iibig ay aking sinasaway at sinisermonan. Ito po yung katotohanan ng sinabi po ni Juan, ni Juan Bautista. Mateo Kapitulo 3, talatang 11. Sa katotohanan ay binabautismo ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Dapat po at ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin na hindi ako karapat dapat na magdala ng kanyang pangyapa. Oh, ano? Sila ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Oh, gusto niyo Espiritu? O di ba niyo? Mamili kayo. Dalawa lang sila. Ha? Huh? Demonyo o espiritu? Yan po ang ginagawa ng mga born again. Kapag nabautismo na rin po sa tubig ang mga tao, ay born again na rin po. Okay. Gusto nyo saysayin ko na naman ang binyag ninyo. Lalo yung binyag ng Iglesia ni Cristo. Ilublob sa tubig. Ganon din po yung ginagawa nila. Pagka nabinyagan na sa nabautismo na sa tubig, hinirang na rin po. O, sandali lang muna. Tapusin ko muna sa payag ko. Sino ang makakita sa Espiritu? Yung namiminyag o yung binibinyagan? Na, mag-isip na kayo.
Ba't tinatanong nyo yun? Tinatanong nyo yung binibinyagan kung nakita niya Espiritu Santo. Do? So, taliwas yung binyag ninyo sa binyag ni Juan. No, si Juan ay namiminyag. Siya ang nakakakita sa Espiritu. Hindi niya tinanong si Jesus kung ano nakita niya. Nakita niya mismo ang Espiritu Santo na bumaba kay Jesus. Kaya yung ginagawa nyo, kaululan, kabaliktaran, kadimonyohan, pandili lang, pambobola. Iwanan na ninyo yan, ha? Dahil lahat ang binibinyagan ninyo. Wala nang bago. Kahit na isa, tanda nyo. Pare-pare kayo, tanga. Niluloko lang ninyo ang bansang Pilipinas. Pinangangalakal ninyo ang bansang Pilipinas. Sa binyag ninyo, yumayaman kayo. Panahon na po kasi ng paghuhukom. Kaya kailangan na po ninyong malaman ng lahat po ng mga katotohanan na ito. Masakit po ang katotohanan, pero ang katotohanan po ang magpapalayan sa inyo sa talaga, pagkabihag ninyo sa mga maling paniniwala. Para may bihisan kayo na walang kamatayan dahil pinapatay na ng Diyos lahat ng tao. Hindi nyo alam. Yung makasalanan po. Basta taong makasalanan, patay. Oh, kagabi lang dito, may patay. Ay, huwag mo ang pangkanya. Huwag mo, kaya yun na mamatay. Bakit? Banal ba sila? O nagmamanal-banalan? Lahat na nagmamanal-banalan, sabi ko sa inyo, papatayin. Nasa Biblia, maraming namatay dito, yung hindi nagsisisi, namamatay. Pero yung nagsisisi, ayan, buhay sila. Katulong ko silang nanggagabot. Tandaan nyo ah, nangangaral na ibang hindi dahil nagsisi sila. Isa na po ako doon sa nakatakda po akong mamatay. Yung namamatay, talagang karapat dapat silang mamatay dahil hindi nila pinaniwalaan ang lahat ng mga bagay na tinuro ng Diyos. Sige, tuloy mo. Yung kurento. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Ayan! Ano ang kasiraan? Yung ikasisira na yung katawan. Huwag mong gagawin. Dahil yan ay ituturo sa inyo ng banal na Espiritu. Ha? Para mabihisan kayo na walang kamatayan. Bakit? Dahil ang nagbibihis ng kamatayan, gusto mo, sabihin ko na naman, mga doktor, kung ano pinapasok sila nila sa inyong katawan para mabihisan kayo ng kamatayan. Tandaan nyo ah, magkakontra ang chemical sa spiritual, tandaan nyo. At yung alam ng mga doktor na sakit, wala pa kayong alam tungkol sa sakit, tandaan nyo. Sa mga doktor po, pagka po kinukulam yung pasyente ninyo at hindi ninyo alam at tinurukan po ninyo, agad po yung mamamatay. Ayan, nangyari sa pasyente namin dito. Galing sa doktor, ilang sinaksak niyang gamot. Napakarami. Ha? Pati vaccine. Kompleto. Bakit hindi namuhay? Sabi niyo, ang vaccine ay kaligtasan. Asan ang niligtas ang vaccine? Karamihan po namatay. Huwag kayong sinungaling, ha? Sa lahat po ng mga bakunado, pumunta po kayo ng Red Cross. Patingnan nyo po yung dugo ninyo. Tinan nyo po kung tatanggapin yung mga dugo nyo maitim na. Wala na! Red Cross po ang magpapatotoo niyan sa lahat po ng mga bakunado. Gusto nyo, sasayin ko lahat yan. Dahil ang kaaway namin, gobyerno, tandaan nyo. O sino nagpairal itong mga bagay nito? Di ba gobyerno? Nandun o. Epeso. 6:12. Basahin. Kalaban namin kayo. Pero mahal namin kayo. Dahil tinuturuan namin kayo para magbago. At huwag na ninyong pagpapatuloy. Yung mga modus operandi ninyo yan. Na pagkakapirahan. Ito po. Epeso, Kapitulo 6, Talatang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Okay. Gusto niyo sasayin ko lahat yan? Presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan, sundalo, doktor, lahat ng departamento ng lipunan, yan ang kaaway ng Diyos. At ang kaaway ng Diyos ay kaaway din namin. Kaya lang, yung sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya po sinasabi ng iba, yung pong binatas silang SB 1869, batas daw po yan ng demonyo. Kahit na kaaway namin kayo. Sinasabi po ng iba yan. Kaaway namin kayo sa katwiran eh. Pero mahal namin kayo dahil kayo tao kamukha namin na binubulid ni Satanas sa kasamaan, sa impyerno. Dahil po sa pera. Ayaw namin kayo na maubos. Tandaan nyo ha. Ayaw namin kayo mamamatay. Sinasabi ko na sa inyo nung araw pa eh. Ginagawa namin lahat para maligtas tayong lahat. Pero ayaw nyo. Lumala kayo. Kung yan ang gusto nyo, ibinibigay ko naman ang paraan ng gusto ng Diyos para maligtas kayo. Tandaan nyo ha. Kasi po, tandaan nyo po mga kapatid sa pananampalataya, ang ginagawa po namin ito ng pastor ay bilang aming pagmamahal sa inyong lahat na tayo po habang may oras pa, habang may panahon pa, kailangan na po nating magbago, magsisi na po tayo magbago. Dahil kung ayaw nyo pong magsisi at magbago at ayaw nyo pong lumapit sa ilaw, ito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya po ayaw nilang lumapit sa ilaw. Juan Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 20. Ako ang ilaw ngayon sa panahon natin. Tandaan nyo ha. Yan po ang katotohanan. Ang tunay na sugo po ngayon ang lumalagay na ilaw sa salibutan natin. At ito po yung kahatulan na binigay po ng Panginoong Hesukristo sa mga ayaw lumapit sa ilaw. Juan Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 20. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa salibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Dahil yun din nasabi ni Jesus nung panahon niya, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Ano inibig ni Jesus? Hindi ba makasalanan? Iyan daw katapos-tapos lang, mahal na araw. Ngawa kayo ng ngawa, hindi pa rin nyo naintindihan. Ang ikinamatay niya, ang mga makasalanan na mahal niya, tinubos niya sila, buhay niya ang kapalit. Maligtas lang ang makasalanan. Tanda nyo ah. Ay, tapos niya ang pagtubos. Kaya ko rin naman kayong tubusin eh. Pero sabi ng Ama, tapos na ang pagtubos. Huwag ka nang tutubos pa. Nasa panahon ng paghigante. Ayun na po. Kahatulan. Gusto nyo ang mamatay paghigante ang kayo ng Diyos. Dahil kayo mismo ang nagpapako sa krus ni Jesu Kristo. Kayo ang mga Pilipinong mangmang na sinasabi ni Pablo sa Galacia 3:1. Pag hindi nyo ganapin ang tungkulin nyo kay Kristo, ipinapako nyo muli si Kristo sa krus. Mga bobong Pilipino. Galacia Kapitulo 3. O mga mangmang na taga Galacia. Pilipino. O mga mangmang na Pilipino. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Hesukristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Alright. Sino gumayuma? Bago na pa ako si Cruz. Pero gumayuma kay Judas. Tandaan nyo ah. Para may subong niya kung sino ang Kristo na tumutuligsa sa gobyerno. Dahil nung panahon ni si Cristo, tinuligsa rin niya ang gobyerno. Tandaan nyo, Matthew 23. Nang magkagayon nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskriba at mga fariseo sa luklukan ni Moises. O, see? Mataas ang posisyon na ay
posisyon ni Moises kasi. Dahil si Moises, hari ng Israel noong panahon niya. At siya po ang kauna-unahang naging presidente. Presidente ng Israel. Kung ihambing natin sa panahon natin, siya ang nag-unang presidente ng kalayaan. Tanda niya. Ngayon, kung istorya ng Pilipinas, sino ang presidente ng kalayaan? Hindi nyo alam. Ulihanin kayo. Yun ang pumatay kay sino? Bonifacio. Bonifacio. Emilio Aguinaldo. O, kita na. O, asan ang kalayaan ngayon? Wala pa rin kalayaan. Kanya-kanyang dikwat, kanya-kanyang kickback, kanya-kanyang kalawat. Yan ang ginagawa ninyo. Kanya-kanyang modus operandi. Wala yung pinaglaban nilang kalayaan. Alam niyo kung saan ang kalayaan? Nagbuhat ang kalayaan ni Moises dahil sa swapang na Ehipto. Yung hari na Ehipto ay buhaya. Gusto niyo kanya lahat ng pera. O, sa panahon natin, sino ang buhaya sa ating panahon? Hindi ba yung gobyerno, sabi ni Miranda, buhaya talaga? Hindi po kami nagsasabi niya. Ang ating po nga Tatay Eduardo Miranda. Huwag isip-isip kayo. Tama ba yung sinabi ni Miranda na ang gobyerno ay buhaya? Kanya lahat ng kayamanan? Ngayon, nagplano naman kayo ng iba. I-restro nyo lahat, pati cellphone nyo. Ito po, April 26 daw po yung deadline. At lahat ng hindi nakapag-rehistro, i-deactivate na raw po yung mga cellphone. Anong paraan ito? Para ng buhaya. So, malinaw na ang gobyerno Ehipto ay buhaya. Gobyerno ng Pilipinas, mga buhaya rin. History repeat itself. Alright. Di ba sabi ng Biblia kanina, ang pakipaglaban natin ay nilaban sa laman na dugo, kundi laban sa mga panumunuan, laban sa mga namamahala ng kadidibang ito ng salibutan. Alright. Gusto nyo, saysayin natin? Binanggit ko na kanina, anong ginagawa ng mga barangay kapitan? Anong ginagawa ng mga doktor sa barangay? Kung ano ginagawa nyo mataas, yun din ang ginagawa nila. Pareho lang. Anong ginagawa ng mga mayor sa buong Pilipinas? Anong ginagawa ng mga gobernador sa buong Pilipinas? Anong ginagawa ng mga congressman sa buong Pilipinas? Ayan, alam ni Dolpo. Hindi lang si Dolpo nakakalam. Kahit na si Miranda, alam niya. Di lalo pa kaya ako. Ang tanda ko na ito, wala pang alam. Marami ako alam. Tandaan nyo. Kaya lang, saan ko ihabla kayo? Sa hukuman ninyo. Hindi ko kayo may habla sa hukuman ninyo. Hinahabla ko kayo sa Diyos. Tandaan nyo. Sa langit. Sa hukuman ng langit. Sa kaya la corte celestial. Ano sabi ng Diyos? Patawarin mo sila, anak. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay, tanda. Nasa langit na si Jesus. Pinagbilinan pa ako ng patawarin ko kayo. Dahil talaga hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Dahil yun ang binigkas niya bago siya nalagutan ng ininga. Ama ko, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tanda nyo. Ganon din kayo sa panahon natin. Alam ba ninyo ginagawa nyo? Wala. Masama ang ginagawa nyo. Nakakasama sa tao. Pati plano nyo. Masama. Ayaw ng Diyos yan. Dahil ang sabi lang nyo sa akin, nagbabalangkas sila ng batas na hindi ayon sa aking kalooban. Tignan na. Dahil ang batas ko, nandyan na permanent. 10 commandments. Kaya sinabi ko na sa inyo, para maibisan ng galit ng Diyos sa tao, pagsambahin nyo na lahat ng nasa gobyerno, nasa lipunan ito, kahit nasa mga industrial na yan, trabante ng mga tinatawag na agriculture,
kahit na anong klaseng trabante, palayan nyo sila sumamba sa Linggo at magkaral ng Ebanghelyo para matutuan nila at sundin ang lahat ng utos ng Diyos para ang Diyos ay hindi na magagalit. Ang may kakayahan pong gumawa ng batas po niyan, yung pong mga nasa pamunuan din. Talaga? At kung kaya po nilang gawin yan, patuloy at patuloy po magagalit. Hindi ba sinabi ko sa inyo sa unang Facebook ko? Hindi ba din commandment kay Moses yan? Bakit ibinigay sa akin? Hindi naman ako si Moses. Kahit na yung utos, yun ay si Jesus Cristo. Bakit ibinigay sa akin? Hindi naman ako si Jesus Cristo. Ano ang ginagawa ni Jesus Cristo kasi? Nanggagamot, nangangaral. Eh bakit ako ngayon nanggagamot, nangangaral? Hindi naman ako si Jesus Cristo. Tandaan nyo ah, ako lang ang katawan ni Cristo ngayon. Nagagamitin. Alright. So, kung mayroon kayong hindi maintindihan sa sinasabi ko sa inyo, tumawag kayo, lilinawin natin para mahusay ang pag-aral. Tandaan nyo ah. Dahil alam kong wala kayong alam sa Biblia. Bobo pa kayo hanggang ngayon. Matalas ang matayo sa pera. Pero sa Biblia, ayaw niyong basahin. Tandaan nyo ah. So ito po, ito naman po masasabi ko sa lahat po ng mga taong nagbabawal na na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Matakot po kayo sa mga gagawin po ninyo. Matakot kayo, papatayin kayo lahat ni Hesus. Sabi ko sa inyo, galit na, inatsa nga niya yung daigdig eh, nahawak-awan niya ganyan. Sinalo ko lang. Eh paano po kung hindi sinalo yun ng pastor? Di patay na po tayong lahat. Ano ah? Hindi kayo maniwala dahil hindi nyo nakita. Ngayon, sino ngayon ang humahawak sa buhay ninyo? Ako na! Dati na siya, oh. Kaya hawak ko yun, buhay nyo eh. Basta sumampalataya kayo. Sa turo ni Jesus, maliligtas kayo. Kaya ito po yung huling mensahe ko po sa inyong lahat. Pakanamnamin nyo po yung sasabihin ko dahil ito po isang napakabigat na talaga pong kapag hindi ninyo ito ginawa, mapapahamak po tayong lahat. Ito po, mga awit, kapitulo 2, talatang 12. Hag kaninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang nangangalong sa kanya. O, gasi na yan. Kung di maintindihan, unawan nyo ang binabasa nyo. Ito po, ano na yung kwa natin? Mukhang mamamatay na. O sige, ganun doon lang. Dahil marami ako sasabihin, kahit na kahit yung 4 oras na mag-uusap dito, hindi ako matapos. Kaya lang, baka kayo mainip sa makikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat na patapos.